38% from downtown. Here comes LBJ! Look out! Oh, the crowd on their feet. That's what they came to see. Yo, what's up sa inyo mga Lods? NBA updates tayo ngayon. Ang posibleng injury ni Anthony Davis, ang solid na performance ni Isaiah Thomas, at ang siguradong pagbabalik ni Klay Thompson. Yan ang update natin ngayon mga Lods. So kanina nga ay natanggap na nga ng Los Angeles Lakers ang 14 nilang pagkatalo sa Minnesota Timberwolves. Sa simula pa nga lang ng game ay nagkaroon na nga kagad siya ng left ankle injury. At ipinagpatuloy pa nga rin ni AD ang kanyang paglalaro. Hindi na nga niya gaanong iniinda ang kanyang left ankle noong second quarter. Sa third quarter nga ay naglaro pa rin si AD. At sa kalagitnaan nga ng third quarter, dito na nga nadali ang kanyang kaliwang tuhod. Dito na nga nag-decide ang buong coaching staff ng Lakers na ilabas si Anthony Davis. At nakunan pa nga si Anthony Davis na bumagsak patungong locker room. Hindi na nga ito nakakagulat kung hindi nga ito paglaruin ng Lakers ng ilang linggo. Ang posibleng maging injury nga ni Anthony Davis sa kanyang tuhod ay bone bruise injury. Ang injury nga na ito ay nagdudulot ng pananakit at pamamaga ng tuhod. At kung tawagin nga dito sa atin ay nabugbog lang. Mag-iintay pa nga tayo ng update tungkol dito sa injury ni Anthony Davis. At tumungo naman tayo kay Isaiah Thomas. Sa debut nga niya laban sa Minnesota Timberwolves ay nagkaroon nga siya rito ng 19 points sa loob lang yan ng 21 minutes of playing time. Dahil sa magandang performance nga ni IT, posibleng mapaganda pa ang kanyang kontrata sa Los Angeles Lakers. At pagkatapos nga ng game nila laban sa Minnesota Timberwolves, nagbigay nga siya ng mensahe para sa Los Angeles Lakers. Ayon nga kay IT, healthy na nga daw siya ngayong season. At kaya nga daw niyan tulungan si LeBron James. Kayo mga Lods, sang-ayon ba kayong mabigyan ng magandang kontrata si IT? Comment down below lang mga Lods. At sa huling balita naman tayo. So kaabang-abang nga ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. Sa 2 taon nga niyang pagpapahinga sa injury, ay marami na ngang mga fans ang nag-aantay sa kanyang pagbabalik. Mas lalo na ngang kakatakutan ang Golden State Warriors kapag napabilang na nga si Klay Thompson sa kanilang lineup. Sa kalagayan nga ngayon ng Warriors, ay wala ka na nga talagang masasabi sa team na ito. Ayon nga sa ESPN, ang kanyang siguradong pagbabalik ay sa January 3 laban niyan sa Miami Heat, January 9 naman laban sa Cleveland Cavaliers, at January 18 naman laban sa Detroit Pistons. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.